sakit ang ulo ko eh. Dahil, hindi dahil sa walang makain eh. Sakit ang ulo ko dahil dun sa sinabi ni Vice President Cayetano. Ah, di pala siya Vice President, di nga pala siya nanalo. Deserve naman. Kasi ang gulo eh. Kasi sabi niya sa live niya, lahat daw ng household, bibigyan daw ng form para makatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Para wala na daw, para makatulong daw sa mga nawala ng, ano, naapektado ng lockdown. Sa akin, okay lang naman sa akin eh. Kasi kami nakakain pa naman. Paano naman yung mga, yung ibang pamilya na pag hindi nagtrabaho ng isang araw, wala silang makain. Kagaya ng mga nangangalakal. Pag hindi sila nangalakal ng isang araw, hindi sila makakain kasi wala namang ipon ng mga yun eh. Hindi kagaya ng ibang pamilya na marinig lang nga yung magla-lockdown daw, takbo ka agad sa grocery kasi sila may kakayanang bumili ng mga pagkain nila. Pwede sila mag-imbak ng pagkain kasi may pambili sila eh. Paano yung ibang pamilya? Kagaya ngayon yan, naguguluhan yung mga barangay official mamigay ng form kasi hindi nila alam kung paano nila pagkakasayan yung form na pinamigay. Hindi naman ako sa nagre-reklamo kasi ako hindi nabigyan ng form, pero parang ganun na nga, naisip ko lang kasi yung ibang pamilya na hindi nabigyan. Ito pa yung mga nabigyan ng form, parang tuwang-tuwa pa, samantalang yung nakikita sila nung ibang pamilya na hindi nabigyan ng form, siyempre masakit din yun sa kanila kasi sila, kailangan din nila ng form eh. Kailangan din nila makatanggap ng ano, kasi apektado din yung iba eh. Parang pinagulo lang yung sitwasyon ni Cayetano eh. Hindi ko maintindihan kung ano bagay yung, kung ano yung intention niya. Parang gumulo lalo. Parang ang laki ng epekto nito eh. Kasi hindi naman yun sa lahat siya naiinggit. Siyempre, pag ikaw ang hindi nabigyan, talagang may inggit ka talaga. Kasi, halimbawa, ikaw na nabigyan, ipalagay mo yung sitwasyon mo na ikaw yung hindi nabigyan. Di ba masakit din yung mararamdaman mo? Kasi inaasahan mo yun eh. Inaasahan mo rin yun kasi party ka rin ng ano eh. Pilipino ka rin eh. Yung sinasabi na tulong eh. Kaso nagulo eh. Ginagulo dahil dun sa laging sinasabi ni Cayetano na bawat pamilya. Pag tatlo kayo sa isang bahay, tatlong form ang ano. Ito form pa lang to ha, hindi pa pira. Paano pag pira na yung pamimigay? Gaano kagulo? Yung ibang pamilya, na nasasabi nila yung may kakayanan na ano, na matustusan itong isang buwang lockdown, okay lang yun sa kanila eh. Nasasabi lang nila, reklamo kayo ng reklamo. Pero totoo naman yun eh. Hindi magre-reklamo ang tao kung may nakakain pa eh. Isipin mo yun ha, 3 kilong bigas, paano mong pagkakasyahin yun? Sa tatlong linggo nang lumipas eh, paano mong pagkakasyahin yun? Kaya hindi mo rin masisisi ang ibang tao kung may magagawang ano, kung ano man magawang mali o ano hindi tama kasi sa nangyayari nga ngayon. Paano pa pag tumagal pa ito? Wala pa ngang isang buwan di na kayang ano ng gobyerno eh. Kaya siguro mas mabuti pa nga pumasok na lang, bahala na lang kung magkasakit eh. May mapakain ka lang sa pamilya. Kaya ang iba eh, napupumilit na pumasok eh. Kasi minsan makabigay ito, minsan sa gobyerno, minsan may maririnig ka rin eh. Nakabigay lang sila ng tulong, minsan sinasabi na asa na daw sa relief. Natural na asa ka. Kasi apektado ka, isang kakakuha, tambay ka nga eh. Hindi ka nga makaalis eh. Lumabas ka nga ng bahay, bawal eh. Pag hindi ka bibili ng pagkain, eh, wala ka namang pambili ng pagkain eh, paano ka lalabas? Tatagal pa ito, sabi nga eh, tatagal na naman yan 20 days. Isipin mo yan, 20 days na yun ha. Kung gaano ka lang yung mawawala. Kung hindi naman kaya sigurong suportahan ng ano, eh, well, hindi ko rin nga maintindihan eh. Kakawa lang yung mga mahirap talaga dito, mapiktari. Mahirap talaga eh. Kaya, nakakatakot eh. Baka yung iba, makakapag-isip na nga ng masama. Hindi ko naman hinahangad na mangyaring ganun, pero parang ganun na nga rin ang mangyayari.